Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, nabasa ko yung artikulo tungkol dito kay Terence Crawford na sinabi daw ni Eddie Hearn na nasasayang yung career or yung parang prime ni Terence Crawford dahil hindi siya kumakalaban ng either sikat or yung talagang class A na laban daw. At dahil daw dun eh, parang manghihinaan tayo sa career ni Crawford na para sa akin po, magaling naman talaga ito yung si Crawford eh. Kaso yun nga lang ha, ang totoo kasi niyan talaga pare, sa tingin ko ha, ewan ko sa tingin nyo, pag ang boxinger talagang sumisikat or gumagaling or nabibigyan ng recognition, eh pag may nakakalaban siya na magaling din or minsan yung mas magaling pa sa kanya or mas sikat sa kanya at natatalo niya. Ang problema po, parang walang ganun si Terence Crawford. Okay? Bago natin ipagpatuloy ang usapan, subscribe ka muna and then don't forget to hit the notification bell. Ako po si Pau Salud. Here comes the boom boom pow. Okay. Nung una, kala natin si Manny Pacquiao na yung makakalaban ni Terence Crawford, pero parang nagbabago yung iip ng hangin. Nakita nyo parang ngayon eh, wala na nga itong si Terence Crawford dito sa listahan ng posibleng makakalaban. At ako, okay na sana ako pare, dahil yung dalawang pangalan na binanggit eh, si Kell Brook at saka sino nga yung isa, Dennis Ugas, which is, those fighters are good, pero not the same level as Manny Pacquiao, or Errol Spence, or Keith Thurman. Yung bagay yung nasa kabilang bakod, wala eh. Kaya, ang hirap. So, ang problema ko ha, by the way ha, yan ang sinasabi ko sa atin kay Uncle Bob eh. Daming press release at dami tuloy umano, umaasa na maglaban si Pacquiao at saka itong si Terence Crawford. Nabigo lang sila. Ako, nababash pa ako ng tao dahil sinasabi ko na hindi totoo na Mikey Garcia mga kalaban. Ay, no, kasi maniwala eh. Parang malabo talaga. I mean, walang imposible pero malabo. Okay? So, ngayon po, hindi daw si Kell Brook kasi sabi ni Eddie Hearn na parang kulang daw yata sa budget ang offer kung si Kell Brook. Wala na rin bigla yung Ordenes Ugas. Sayang yung Ordenes Ugas. Mas gusto ko pa yun eh. Sayang, no? Kasi 32 years old na itong si Terence Crawford. Unbeaten nga siya, ha? 36 wins. At meron siyang WBO World Welterweight Champion na ipagmamayabang. Pero aside dito, ano yung pagmamayabang niya? Ano yung maaalala mo na laban niya? Parang ako, Pacquiao, maaalala ko kagad yung laban niya kay Marquez, kay Oscar De La Hoya, Miguel Cotto. E dito, kasi kay Terence Crawford, kahit gano'n siya kagaling, kung lalo na sa welterweight division na parang medyo criticized kasi yung mga nakalaban niya dun eh. I couldn't blame the fans kasi hindi naman nila ganun kakilala eh. Tsaka kasi, alam mo, may mga hindi, kumbaga eh, yung laban na yun parang ang consider eh siya yung lamado eh. Wala siya yatang laban lalo na sa welterweight na siya yung dihado eh, no? Dun kasi nakikita mo yung parang nagtaas ka ng level eh. Anyway, ang mga nakalaban niya, si Amir Khan, si Jeff Horn, Victor Postol, Gamboa, Yorkis Gamboa. Magaling itong mga to, pero talagang, Gamboa, okay, sige. Pero yung talagang mas mataas na level sa kanya, parang naghahanap tayo, no? Mga legendary level, kaya talagang inahabol niya si Pacquiao, problema, hindi nila magawa. Walang argument naman kung magaling siya eh, ha? Hindi ko lang alam sa inyo kung tingin nyo hindi, ha? Ang nakakadismaya dito, parang wala siyang marquee matchup na mapagmamayabang. Kasi, wala eh, yung mga nakalaban niya, either natalo na or magaling dati, pero yun, parang hindi ganun kataas ang level. Ngayon ha, ito yung listahan ko, tinitingnan ko ngayon kasi binasa ko to sa Boxing News 24/7. Ito na daw yung mga pangalan ng mga kalaban niya, ha? Hindi ko alam kung may nakakilala sa inyo dito sa mga pangalan na ito. Babanggitin ko isa-isa at kung sakaling nakilala nyo, sulat nyo yung pangalan kung sakaling kilala nyo. Kung sakaling hindi nyo kilala, sabihin nyo na wala kayong kilala dito. Nursultan Shangabayev, Yuki Beppu, Leather Clay, Freddy Kiewit, Kustiuk, Kayleton, Bowen Morgan, Michael Fox, Sebastian Farmella.
Parang ako, wala akong kilala dito. Yan daw ang isa posibleng makalaban. Sana si Kell Brook na lang ako sa your Dennis Ugas. Mas maganda pa yon, or basta kung sino man dito ay sa dalawa na yon. Pacquiao, syempre, pinakamaganda pero malabo. Anyway, ano ba sa tingin nyo? Sayang, nasasayang ba yung ano nito, yung karera nito ni Manny Pacquiao doon, ni Terence Crawford dahil sa mga laban niya? Comment nyo lang below, pag-usapan natin yan. At saka kung may time ka after mo mag-comment, ha, nod ka ng mga video ko pa, marami yan. Salamat, pare! Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.